Nasa 22 na ang nasuwi sa magkasunod na lindol sa Mindanao batay sa tala ng NDRRMC. Ang mga nakaligtas naman, binabawalang limusan kung wala sa mga evacuation center. May ilan ding nagkakasakit na. Saksi, si Maki Pulido. Tuwing may dumaraang sasakyan, unahan ng ilang batang nasa gilid ng kalsada sa makilala Cotabato. Inaabot ang mga pantawid gutom galing sa mga motorista gaya ng pandesal at tubig. Masakit sa dibdib kasi eh. Pag makita mo sila na ganyan ang sitwasyon. Sana po tulungan mo po kami dito, sir. Kasi wala na kaming bigas, pagkain at tubig. Wala pa kami na abutan ng tulong dito. Sa Bansalan, Davao del Sur, may mga tumitigil ding motorista para magbigay ng ayuda. Malitulong na lang din po sa mga taong napiktado ng lindol. Pero hindi yan approved sa ilang lokal na pamahalaan tulad ng sa Cotabato Province. Sapat naman daw ang kanilang supply. Kailangan lang daw nilang ayusin ang relief distribution. Hindi-discourage namin yung pagbibigay sa kalsada dahil wala ho tayong data doon. Ang gagawin po natin, magpa-check-in tayo, alamin namin ano yung mga dala mo at saan mo siya dadalhin para mabawas doon sa kota namin. At para din yung ibang darating, mai-assign namin doon sa ibang area. Kasi mahirap yung iba, doble-doble, triple yung natatanggap, yung iba naman wala. Payo pa ng DSWD, dapat magpunta sa mga evacuation center para matiyak na sila nga'y biktima ng lindol. This is being done to ensure that we manage efficiently ang ating mga resources and that we provide the assistance to those in need. Tiyak na malaking tulong din ang pagdating sa Davao City ng dalawang barkong may kargang 30 tonelada ng mga delata, bigas, hygiene kits at iba pang gamit. Ang ilan naman nagpapakain ng aros kaldo sa mga evacuee. Sabi ng ilang evacuee na nakausap ng GMA News, sapat ang food supply sa ngayon. Ang problema, wala pa kaming natatanggap na pang baby. Puros lang ano para lang sa amin, pagkain, tapos tubig lang. Kumusta na po yung baby nyo? Nagkakarasyas na sa sir, sa leeg, tapos sa mga singit. Napatingin nyo na sa doktor? May dumiin kanina dito sir, pero wala naman silang gamot sa rashes. Sa dami rin daw nila sa evacuation center, hirap sila sa palikuran at sa tubig. Ang ilang mister, madaling araw na raw nakakatulog sa dami ng mga inaalala. Sasabihan kami kung ano kaya ang kahihintan natin at kailan kaya tayo makakaalis dito. Kasi ang hirap na talaga sir, pati na yung anak ko kasi nakakasakit na. Nilalagnat na at saka may ubo pa. Nahatira na rin ang tulong ang 4 na barangay sa makilala na hindi marating sa unang mga araw matapos ang lindol. Sa Sarangani Province na hindi naman direktang apektado ng lindol, tubig rin ang problema. Nagkulay brown na ang tubig sa mga spring sa lugar. Maging ang ilang balon na pinagkukunan umano nila ng tubig inumin, ganito na rin ang kulay. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.